Magaling talaga siya sa ano sa rap, in terms of rap skills, speed rap, presence, magaling. So magiging challenging yung laban na to para sa akin. May pagka-technical lyrical si ano si Plaridel, pero sa pagiging ganun niya, marami akong nakitang butas. Slack One, good luck sa ating dalawa. Galingan natin and Merry Christmas. Plaridel. Siguro magiging magandang laban to. Sana gawin mo lahat kasi ako sinisikap ko na ano na mapulido lahat ng rounds ko para sa iyo, no? So yun, good luck sa battle natin. Game. On 12 day 2 pa nga pat na laban na araw natin. Dito tayo ngayon sa Diwalwal, Davao de Oro, tama ba? Shout out sa inyo dito, ang dami palang mina dito. Mining capital of Davao. Flip top again para sa parating natin laban. Sa kanan ko, Tagum City represent para sa inyo. Magingay tayo lahat para ay Plaridel. Sa paglipad, siguradong magniningas. Ang talentong matagal nang nakaposas. Mga balakid may mistulang isang rehas. Ang apoy sa iyong dedek, kailan may hindi yan kukupas. Sa paglipad, siguradong magniningas. Ang talentong matagal nang nakaposas. Mga balakid may mistulang isang rehas. Ang apoy sa iyong dedek, kailan may hindi yan kukupas. Candelabra. At sa kaliwa naman, Las Piñas City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para is Slack One. Team GLB, Bridges, Tropang Sierra. Nanalo ng coin to si Slack One. Pili niya mauna si Plaridel. Tig 2 minuto dapat. Pahinga natin, unang banat, Aon 12, day 2, Plaridel. Yo, game. Wey naman ang pampainit, sa tulog pa na mantika. Bulukan at sunog ka pat durog pa iyong diwa. Walang laman, butot, balat, simot, lahat ng kita. Matugo aking dura pagkat may hiwa ang aking dila. Isang makatang hilaw, napaaga ang iyong pagbitas. Mahuhulog sa malagim ko na balak. Pero pakakatanda ang inaapak-apakan mo na ang ubas. Bago magkaroon ng isang alak, mapangahas, mapanakit. Pamimersonal mo na pantarak. Sadyang matalas talaga ang dila kapag mapurol ang iyong utak. Oo, mapurol. Mapurol ang kathamong inilatag. Malapison ko na pahaging, maburol. Maburol na katha mo pinapatag. Kasi kakarampot mong pangunawa, isang makitid na espasyo. Malawak ang aking isip, pwede ka ditong mag-insayo. Dahil kinulang sa dilig, nalanta mo ng pag-iisip. Yan ay aking kagalakan at sayo'y pagkabigo. Ulam naming mahihirap, utak mong naging tuyo. Kung pagpuyo, dahil kadabigwas ko ay tulog. Kahit di ka pa kumutan ng antok. Sadyang hindi ako mapalad kasi puro lang ako suntok, tabugok. Pero ako isang gurok. Di ko masikmurang manikmura ng sikmura ng iba. Di ko masikmurang manikmura ng sikmura ng iba. Profesyon ko'y marangal. Kaya approve sa akin ang karamihan. Ikaw,
nasa kalingkingan. Kaya abutang ka lang ang saklaw ng iyong karunungan. Kaya lang apak sa bangin itong nag-aastang hari. Naubusan ng hiling, nagmistulang Aladdin. Sa McDonald's ka lang naman, pwede mag-alaking. Papansin sa sikat panayakbay. Sa ibang biyahe, umaangkas, sumasakay. Pero katayuan sa buhay, bakit pa rin nakasaklay? Di ka pa rin mahalimuyakbay. Mangangamoy ka lang kung ilang araw ka ng bangkay. Ilang araw ka ng bangkay. Kasi laman na iyong isip, purong kabastusan. Bit-bit ng aking dunong, purong luntian. Ikaw ang naiisip kong sagot sa tuwing tinatawag ako ng kalikasan. Kasi papel mo sa liga, may kasaklapang kalakip. Alam mo kung ano yung masakit? Nilalamukos mo na ang papel bago ito ipahid sa puwet. Kaya isang salita lang maririnig, ito isang pakonsuelo. May 3GS na tutumba pagkatapos banggitin ang fuego. Good ball, let's talk one way ka natin. Okay, discuss ko lang. Hey, ang dami yung mga... Ang dami mo mga tao. Ang dami yung sinabi na ibig sabihin, eh, papatayin niya ako. Yeah? So papatayin mo ako. Your boss is such a lame. Kung tatatlo buhay ko sa battle, ba't ako magko-complain? Flip top game! Yeah! Hey! 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 Pause ako. Go, boy! So you are Floridel. The stupid MC from Davao that has a Russian accent. You look like a government project called Oxymiron with a motherfucking corrupted budget. I know you. The one who converted the Hot Wheels into aircon. Do you know Nokia 33 then? It is made from his cells, that's why it's called cell phone. Cell phone. Floridel, the motherfucking English spoken in mental to do? Tango kira! Isa pang English, uuntog gulo mo! Huwag mo aming yabaan ng English kung sa Tagalog nga ay bululin yung dila. Hindi pa na-invento yung barko, di kayo makakatungtong ng Maynila. Tapos kinakatakutan tugma mo. Rhyming in tandem. Bangis, sabi niya. Everest ako, apo alang. Ako'y magulang, pa sa magulang, ikay magiging apo ko lang. Apo ko lang. So pwede ko pala sabihin mukha kang namatay na pagkain. Food die. Ganun ba yun? Diyan ka magaling, gago. Kaya ikaw, hindi ka pwedeng maging ugat ng puno. Kawawang mga batang naniwala sa maling turo. Sa iyong isip ay ituro, walang chance ang lumaguto. Meski i-frenda, imong utok, putadili na magtubo. Hinati mo yung zero. Hinati mo yung zero. 0.5. Tangina mo, saan ka na grade 3? Ang tanga mo sa science, manang-mana ka sa nanay mong si Lenny. Tapos, 15 minutes before 3, you got 2:45. Wes, tawagin mo akong bastampi the second. 3 minutes before 4, tutok tong 3:57. Sunod-sunod yung bang-bang-bang, nakakarindi na parang TikTok. Ulit-ulit. Sunod-sunod yung bang-bang-bang, nakakarindi na parang TikTok. You'll hit the floor like left, right, daig pa nagki-creep walk. Kada putok, double action, manunuot yung punto, pati real talk sa sobrang totoo. Mapipilitan si boss, tatanggalin ka na sa flip-top. Kasi ang tanda mo na, 22 years old, sumasali pa rin doon ng moskito. Balita ako, puro dengue ang inabot ng mga pumantay dito. Pero may rookie of the year na dumating na nagngangalang Master Pito sa Davao. Pinag-aagawan nila yung papremyo ng lolo ni Digong na 20 piso. Kaya nakabili ito ng resort. Resort? Oo, may sarili itong resort. Pag-dive mo, may mga napkin kang kasabay. Sa libo-libong mga nag-outing, ilan lang umuwing buhay. O isama kung nadedo sa lunot o kaya nagkapilay-pilay. Kaso hindi eh. Karamihan, bulati raw, kinamatay. Masaklap pa nun, pre. Cancer survivor yung isa. Kasi kagagaling lang din sa COVID. Kung ano-ano pang gamot na ininom, puta, mamamatay lang pala sa dumi ng tubig. Kaya ngayon, may swimming pool. Kaya ngayon, may swimming pool. Di ka nalalamang sa akin ng paligo. Susulitin ko yung babad habang hawak-hawak yung mojito. Nanamnamin ko yung paglangoy, tol. Hanggang sa pag-uwi ko, basta walang ahon-ahon sa akin ngayon, di ikaw pinuntao rito. Hello, Balan! Bawe, bawe, bawe! Yo, yo! Taglish daw ang aking sambit.
Natutuhanang hindi may pagkakait. Sinadya ko magsalita ng wikang Banyaga para sa malansang isda ako ay hihigit. Kasi wak ang iyong spit. Brad, don't sleep. Please stop, don't speak. Kahit pa mag-bob and weave, duck and sleep, mapupuruhan to sa sugar. Ray Robinson, damn so sweet. Ikaw, representante, bandila ng gango sa streets. Pwes ililipit, gutong matawat para nag-flag retreat. Nag-aas ng marunong. Hampas daw niya isang daluyong. Itinatangay lang naman itong mahangin na yung mga tuyong dahon. Hambog wala sa lugar. Nalulong sa ganyang bisyo. Nakikipagtaasan ka ng ihi sa may bawal umihi dito. Kaya aasintahin ko yung tuktok. Kaya aasintahin ko yung tuktok. Walang ibibigay na palugit. Para mas klaro yung sentido, lalagyan ng salungguhit. Oo, ako'y mababa sa talampakan, pero ako sa akin ikaw ay susunod. Pero ako'y mababa sa talampakan, pero sa akin ikaw ay luluhod. Mga bala ko'y magsisilbi mong utusan. Sa'yo lang sila susunod. At malugod kong itatanim. Palihim yung patalim para mas malalim pa yung hiwa. Mamamalayan mo lang sinasaksak kita sa likod kapag nakagat mo na iyong dila. At ang metro ay suriin. Pinakamainam na gawin. Dumarami iyong tagas. Tumaas ang bayarin at may aanihing gantimpala sa brutal na pagpatay. Street food vendor ako sa India. Kumikita sa maruming kamay. At ilalagay sa body bag. Hindi. Sisiksik sa attache case. Katawang hiwa. Hiwa. Hiwa-hiwalay parang annulment case. At hanggang sa puntod mo ay ako pa rin magkakalat. Magiging kaso ko. Grave misconduct and you deserve a better ending. Kyrie Irving na galawan. I'll put a cross over sa iyong libingan. Pero ang lahat ng yan ay pawang bunga lang na malikot kong imahinasyon. Sana iyong nasilip. Pinag-isipan mga katha kahit katha mga kathang iisip. At ang aking munting hiling para sa katunggali, isang karma at dilubyo. Lahat yan ay magkakatotoo pagkat ang bigkas ay nanggagaling sa nagdidilang anghel, isang demonyo. Follow ang banner, pakinggan natin. Ako maglarabat. Bias ko, boss. Gang. Pangalan na ito, George Grenade. George Grenade. Scientific name nun. Siraulosis kamatis meningitis. Nang ibig sabihin sa Tagalog ay isa kang blue babying may hepatitis. Blue na, tas dilaw pa. Bangis. Kumu-colorway pa nga. Swerte mo naman, kakapanganak pa lang sa iyong gago ka, Golden State ka na. Golden State ka na. Yung iba, pag nakita si Crush, nagbablash, sumisigaw. Eto, pag nakikita si Crush, imbis magblush, naninilaw. Kakakain mo ng matamis yan eh. Imbis diabetes, nagka-hepatitis to. Pero kahit anong patitis pa yan, tangina mo, panis siya sa tuberculosis ko. Pinakinggan ko yung bagong kanta ni Plaridel. Ang lakas, lalo na yung padyak sa tricycle. Nagahabol lang kayo nung beat, ang sweet, parang teleserye. Yung chorus ata, si Eudora, pag pinakinggan mo, puro kuryente. Yung mga tropa naman na ito, pag nag-isip ng title, tangina, parang gago rin. Title lang kanta na ito, Litrato, Larawan, Imahe, talagang album gagawin. Alam ko yan lahat, kasi nung pumunta ako doon, niyaya ako na itong gumawa ng track. Hinintay ko ng saglit, pagbalik, putang ina, may dala-dala ng jack. Akala ko pa naman. Uy, limo. Akala ko pa naman gagawa na ng malakas na linya. Malaman lamang ko, magwa-wiring na pala kami ang puta. Masayang lang tuloy yung mga hinanda akong mga dab at mga filler. Nag-construct pa ako ng 16 bars, pinag-construct nyo ako ng 16-wheeler. Magbibabay lang dito. Walang track na malakas ang kayang malikha nito. Kundi, idadamay kayo sa mga langis-langis ng pagmimekaniko. Tapos, sasabihan mo aming squatting? Ha? Squatter? Tang ina ka, kahit anak anong mayor, kaya kitang pabilhin ng ice water. Langster. Hindi mo kaya ang daanin sa katawan, tol, kahit mukha kang nag-gym. Gantong-ganto itsura ng mga gwardiya sa tambunting.
hindi pong na-wishes pa po. Tapos yung sabatos ang habal ng kiwi, nagpupunas sa harap ng silaan, nagpupunas ng bagong kuha niya na rusi. Kaya sige! Sige! Inabas mo na lahat ng mga walang kwenta mo na multi dahil magkukumparaan tayo dito pagdating ng round 3. Kailangan ko album, mula akong track. Okay. Round 3? Game? Bagsak sa maestrong Serdeo. Bakikipagdibati mo'y aking niripaso. Nagtahi siya ng kanyang obra at ikay naging ritaso. Nag-submit ka na ng floor wax, ikaw pa rin ay nilampaso. Pinulbos itong bata, binugbog walang awa. Lagpak sa report card pero sa mukha may pasang-awa. Kasi sa oral recitation, napasubo, hindi nakaimik. Nagpakasal, nagpasakal, nag-choke. Lumagay ka sa tahimik. Amnesia, karamdaman. Tila dinalunasan na sugat. Wala bang muscle memory? Eh di maalala laman ng sulat? Patapo ng mga titik. Kaliwat ka ng mong bitbit. Mistulang, nagkapit-bisig. Tapos tapon ka dito, tapon ka doon. Putsa, anak ka ba ng Pasig? Pero someone's trash is another man's treasure. Yun yung kasabihan. Kaya trip mo, treasure hunting sa basurahan. Halungkat buhay personal, yan ang pagbibo niyang hirit. Buong round, puro chismis, kada minuto, ala Christy per minute. But it doesn't matter. It doesn't matter, di ako takot sa payasong nangangalkal. It doesn't matter, di ako takot sa payaso sa imburnal. Pennywise! Pennywise, kalakal basura maghapon. Babad sa araw kaya clear as day ang justification. Pennywise nga si Pennywise kasi barya-barya lang ang naipon. At ang aking nasipat, ang bagan ay malinaw. Nanggaling sa iba't ibang parte kaya si Frankenstein nagiging halimaw. Sipsip tayo sa kapangkat para mapadali kanyang sulat. Para kang lintang dumikit sa balat na namay sugat. Pabuhat, napakaswerte. Para magkakulay kanyang luto, pinalagyan ng atsuwete. Tinutulak, paandar, karerang puro kolorete. Pinipilit kang tumakbo para kang Sara Duterte. Pero hindi ko forte, personalan. Pero ikay may pagkukulang na di mo napunan. Na napili sa dilim, di pa rin naliwanagan. Kahit dala-dalawa na, ginawa mong ilaw ng tahanan. Namumulaklak kanyang mga salita, panghalina sa bubuyog. Tila nanlilin lang ng fishbowl vendor para makarami siya ng tuhog. Maruming intensyon, nagtagumpay di naglaon. Sadyang laway lang daw puhunan pag nagsisinulid sa karayom. Sanang sagad, di niya mailahad. Sustento sa anak, di mabuksan kanyang palad. Abay pugay kamay, pambihirang abilidad. Nakakatakbo itong lumpo sa kanyang responsibilidad. Kaya kakambal ng sobrang kalayaan ng pagiging irresponsable. Yan ay aking simpleng abiso. Kung nagawa mo, wag putol ng puno, matuto kang magbuhat ng truso. So, sinasabi mo, babaero ako. Yes. Wala daw pansustento sa anak. Baka ang pasing kita ng 50,000 na gatas ng anak ko. Hindi, sige. Bahala na, kung alanganin man. Naalaman kita, tsaka itong araw na to, ako'y naging proud. Salamat ka, bahay siyang proud.
game. Yeah, yeah. I got you. Go, go. Go back! 3GS, bukang bibig ng SOCMED. Literal na most hated. Dahil nasama sa most paid yung mga dating underrated. Mm. Ano, Tol? Yung 3GS, bias ba? Kakaganyan yun, nakakaganyan. Yung dalawang kagrupo ko, finals na. Sinasabi yan ba kami, bro? Akala mo ba, maangas ka? Eh sa akin galing yung down payment ng venue ngayon. Tang ina mo, lumayas ka. Ayun talaga yun, ayun talaga yun. Tropa ko yun, pero di niya alam. Okay. Sa akin galing yung venue ngayon, kaya tang ina mo, lumayas ka. Teka lang, Bol. Pwede ka na mag-chop, taso ka naman. Yes, talaga kami. Okay, game. Sa akin galing yung down payment ng venue ngayon, kaya tangkina mo, lumayas ka. Siya si Plaridel. Ang mahiwagang may-ari ng operator ng tricycle. Nung isang araw, nakita ko to. So may bandang sabote. Kumakantot-kantot ng mga galising babae. Tangina mo ka. Ang sobrang bangis mo, sobrang libog. Hanggang ngayon nilalabas ang kapa. Wala man laman namin doon sa dorm. Putangina mo, may tulo ka pala. Wala kang kwenta, Tol. Bias kasi yung brod, eh. Bias! Game. 3GS, bukang bibig ng SOCMED. Literal na most hated. Dahil nasama sa mga most paid yung mga dating underrated. Ano, Tol? Yung 3GS, bias ba? Kakaganyan yun ang kakaganyan. Yung dalawang kagrupo ko, finals na. Yes. Sinasabihan mo kami, bro, akala mo ba maangas ka? Eh sa akin galing yung down payment ng venue ngayon. Yan, tang ina mo, lumayas ka. Tang ina mo. Grupo ko para di na ako magkalat. Sige, panalo ka na. Mamaya pagsasapakin ko yung lahat. Go! Sabay! Mga naon tanga, boss! Hindi ako na naon yan. Yo, check. At bago tayo tumuloy sa judges explanations natin, malamang narinig nyo na yung judges decision announcement sa battle mismo. At maaring maging controversial to. At unang beses ko to gagawin. Maraming magtataka siguro bakit ngayon ko lang to ginamit o in-exercise yung otoridad para gawin nito. At posibleng maging problematiko rin siya habang tumatagal ang liga. Pero tingin ko ito ang isa sa pinaka maganda at bihirang pagkakataon para gamitin tong otoridad ko. Malamang narinig nyo yung announcement kanina kung sino nanalo. Nanalo daw si Slack One. First time, flip top history, kailangan ko talagang i-veto yung judge's decision dito. Simple lang naman, napakalupit ng laban. Tangina, huwag niyong sisihin si Slack One dito. Wala siyang kinalaman talaga dito. Huwag niyo rin sisihin ang mga judges. At syempre, yun yung pananaw nila. At kaya namin hindi ginagawa to dati pa. Syempre, gusto namin panindigan yung judges' decision. Pero ito, tong battle na to, bilang hindi naman siya tournament battle, hindi siya high-stakes battle kung tuusin. At medyo mas madaling halimbawa para i-overturn yung decision. Tingin ko tama lang talaga na manalo talaga dito si Plaridel, no? Kaya kung ano man yung judges' decision kanina, ibabalikta rin na natin. Ang nanalo sa laban na to, si Plaridel. Kaya mag-ingay para sa kanya at enjoyin nyo pa rin yung laban nilang pareho. Napakagandang style clash. Sobrang solid ni Slack One. Kung nailabas niya sana yung third round niya,
baka malamang iba yung resulta. Pero syempre, ang alam ko, sabi ng ibang judges ay nanalo na siya sa first two rounds. Pero kung iambing nga natin sa kahit anong combat sports, no, pwede mo naman bugbugin yung kalaban mo hanggang dulo. Pero kapag sa dulo, ikaw yung sumuko, edi madali lang, di ba? Parang, at hindi eksakto lagi yung ganun pag-aambing. Hindi naman magkaparehol palagi ang battle rap sa martial arts or combat sports, no. Kaya hindi naman laging applicable yung ganun pag-aambing. Pero dito sa laban na to, tingin ko napaka-applicable talaga niya at relevant talaga siya. Pero uulitin ko, hindi ito madalas mangyayari sa future ng flip-top at lalong-lalo na hindi sa mga high-stakes battles. Gusto lang, syempre, gagawin pa rin namin lahat para makapili ng magandang halo lagi ng mga kurado natin at hanggat maaari, papanindigan din natin lagi yung mga decision nila. Kaya, ayun ulit sa madaling salita, sorry Slap, reverse decision, hindi ka pwedeng manalo sa labang to. Panalo dito si Plaridel, tanggal ka na Slap, de joke lang. Ayun, enjoy nyo pa rin yung battle, sana enjoy nyo at yun, maging mas mature sa discussion pagdating sa kahit anong judging, lalong-lalo na sa subjective art form at lalong-lalo na sa iba't ibang halo ng mga judges natin kada battle, no? Kaya, ayun, enjoy. Plaridel versus Slap 1! Okay, it's one best para sa kanilang pareho. Ang boto ng orado, makakita talaga kayo ng bias 3-2 magingay para kay Slap 1. Sobrang kay Plaridel yun, sobrang takas. Pero kung nga siya binase, 1-2. Hindi ako bias. Kasi nasa kakanood ko sa lalo. Slack 1-1. Kita naman doon sa round 3. Sisimulan natin doon sa round 3. Baka sabihin bias naman ako. Simulan natin sa round 3. Round 3 talaga. Nakuha ni Plaridel yun para sa akin. Doon lumabas lahat ng mga sunod-sunod na constructed na lines niya. Punch for punch talaga yun. Sa kanya yun. Tapos doon naman sa round 3, halata namang joke doon sa Slap 1 na parang nangingingoy na lang siya doon. Tinatry na lang niya saluhin yung round 3. Pero ito, sa round 2, dito tayo sa round 2 talaga. Yung round 1, yung round 2 kasi ni Slap, doon sa, sa padulo, sumula umpisa ng padulo, yung umpisa, medyo mahina. Pero nung padulo kasi parang nabawi niya yung momentum. Pero yung verse kasi ni Plaridel naman, sumabay yun talaga. So first, sa umpisa ng round naman ng round 2, doon naman yung umangat yung skills niya sa pag-usulat sa rhyme scheme. Kung sa sulat-wise talaga, kay Plaridel yung first half. Pero yung second half ng round 2, kay Slap 1 yun dahil nabawi niya yung momentum. Parang ganto na lang din, para siyang Harlem tsaka Mastapit yung nangyari. Iba yung pagka nakuha mo yung talagang ng tao. Kahit gaano pa kagaling yung sulat mo siya, kapag parang nakuha mo lahat, dun nagkakatalo sa round 2. So, tinay ko yun. Tapos round 1, binigay ko Slap 1 yun. Kasi kita naman dun na talagang, namahal ko yun.
yun. Pero yun nga. Tama na, tama na. Dun. Round 1, dun talaga umangat yung pinaka... Round 1, dun talaga umangat yung mga ano niya. Yung mga jokes niya, yung mga unexpected niya na parang, let's say, rip-off ni Mascapin para sa akin. So round 1, Slack 1. Round 2, Tai. Round 3, Claridel. So, in short, kailangan ko na lang mamili kung sino mas umangat dun sa dalawang rounds. So para sa akin, mas tumamang talaga si Slack 1. Tama! Round 1 kay Slack, round 2 and 3, obviously 3 kay Claridel. Yun, so pakinggan niya lang, line per line, line per line. That's why I'm the one man. Pare, yun, Claridel yun dapat. Yo, binoto ko si Slack 1. First round nila parehas, may mga magagandang binitawan si Claridel. Ang kaso na clown siya ni Slack 1. Kumbaga natabunan siya na... Eh, yun nga, na-clown. Round 2, dikit na yun. Palakas ng palakas si Claridel. Meron ako na gustong yung sa track na sinasabi ni Slack 1, yung sa album. Ah, larawan, imahe, tapos gagawa ng album. Para sa akin, tumatak yun, kaya binigay ko sa kanya yung round 2. Yung round 3 naman, obviously, kay Claridel talaga yun, sobrang lalakas, sunod-sunod na haymaker. Pero dahil per round ako mag-judge, kahit masabihin mong nawala yung round 3 ni Slack 1, kuha niya pa rin yung dalawang rounds eh. So, kumbaga, either way, pwedeng manalo, pero dahil per round yung judging, 1-2 kay Slack 1, tapos yung third round kay Claridel. Congrats pa rin. Banang rebelde, para sa akin sobrang dikit ng battle. 1 and 2 para sa akin tabla. So para sa akin round 3 yung naging deciding factor. Kaya ako tinabla yung 1 and 2 kasi pareha silang magaling sa ginagamit nilang style. So obvious naman na style clash. So yun, medyo hindi ko pa matimbang. Pero naiintindihan ko kung bakit napunta kay Slack 1. Dahil para sa akin, sobrang dikit lang nung 1 and 2. Pwedeng mapunta either way. Binasi ko lang talaga siya sa round 3. So which is yun nga, dahil sa choke ni Slack 1, dahil na gulo siya sa round niya. So kailangan ko talaga ibigay kay Claridel dahil ang linis ng performance. So, ang saya. hindi ko in-expect na ganun yung ano, yung tanggap ng sulat ay ng mga tao sa bit-bit kong baon, at kahit hindi na nakuha yung panalo, masaya pa rin. Pero someone's trash is another man's treasure. Yun yung kasabihan. Kaya trip mo, treasure hunting sa basurahan. Halungkat buhay personal, yan ang paglibo niyang hirit. Buong round, puro chismis, kada minuto, ala Christie per minute. But it doesn't matter. It doesn't matter, di ako takot sa payasong nangangalkal. It doesn't matter, di ako takot sa payaso sa imburnal. Penny Wise! Sa lahat ng laban ng day 1, day 2, yung sa amin yung pinaka naging debatable dahil nag-choke ako ng round 3. Round 3 siguro, one-fourth ng sulat ko lang yung naibit ako ron, then nag-choke ako. Pero para sa totoo lang, hindi talaga ako nag-choke eh. Na-distract ako sa gulo ng mga tao. Talaga nagkaagulo na ron eh. Yung round 1 ko at saka round 2, ayon sa sabi ng mga judge, nakuha ko raw yun. Tapos yung round 3 is nag-dominate daw na ano ni Claridel yung laban namin. So para sa akin, hindi rin ako satisfied sa pagkapanalo ko dahil ang goal ko talaga dito, maspit ng maayos lahat ng ano, lahat ng sulat ko, lahat ng baong ko. Sinasabihan mo kaming bro, akala mo ba maangas ka? Eh sa akin galing yung down payment ang penyo ngayon. Yan, tangina mo, lumayas ka. Tangina mo! Ah,
alam, siguro isusulit ko muna yung ano, yung Christmas vacation. Tapos kung bibigyan ulit ng battle pag magpupursige pa ulit, at siguro music this year, ganun. Plano namin ngayon na mag-focus sa music ulit at sa mga contents yan. Kami ni Zyte, siguro nila Poison. Tapos dadayuin namin sila Husky dun sa kanila, kila kay Tyke. No, focus kami sa ganun, tuloy-tuloy. Tapos kung mabigyan man ako, di mas babawi ako. Babawi ako. Tagum City, mabuhay po tayong lahat. Sobrang salamat kung meron mang sumusuporta, kung meron mang fan. Sobrang salamat. Yun yung gasolina ko para magpatuloy, at God bless inyong lahat. Mabuhay po ang Flip Top. Sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa lahat ng mga ayaw sa akin, sana makuha ko rin yung loob nyo pag ano, pag mas nagamay ko palalo. Muna, nag-a-adjust ako sa kapela. Alam ko maraming hindi gusto yung ginagawa ko, pero ngayon na nagagamay ko na, sana magkaanoan tayo, magkasundo o makasalubong ko yung mga standards na yan. So yun lang, tuloy-tuloy tayo. Maraming salamat sa inyo. Ayaw nyo man ako, hindi, gagawin ko lahat yung party ko para makasaya.